Yo, what's up mga guys? So ang pag-usapan natin ngayon is yung ano, yung may listahan ako rito ah. Yung pag-usapan natin ngayon is yung ano, yung 10 most in demand skills dito sa New Zealand. And in demand. So 10 mga ano, mga in demand na skills ah, hindi job skills. Yan. So kung meron ka ng skills na ganito ay siguradong ano, pasok yan dito pag mag-apply ka dito sa New Zealand. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome na welcome ka dito sa aking channel. So ako pala si ano, si Ram, isang OFW dito sa New Zealand. At ako isang karpintero. Yan. Meron tayong kudigo. Marami akong ano, inhanda para sa inyo. Yan. Meron ito. So yan, simulan natin. So yung topic natin ngayon guys is yung ano, yung share ko sa inyo ngayon na topic is yung ano, yung 10 most in demand skills in New Zealand. Ayan. Yung una na in demand na skills guys, yung ano, yes, sa construction. Ayan. Kapag nasa construction industry ka, ayan. Ayan, ano, malaking chance mo na ano, makapag-apply at nakapagtrabaho dito sa New Zealand. Ayan. Number 2 is business analyst. Yan, mga business analyst dyan. Number 3 is web development. Ayan, web development. Kapag may skills ka na ganito, ayan, malaki yung chance mo na makapagtrabaho dito sa New Zealand. So, tapos na sa number 3, no? Number 4 guys is animation. Yan, mga kapag may skills ka na gito, kapag animation, yan. Hindi man yan dito sa, ano, sa New Zealand. So, tapos na sa number 4. Number 5 guys is ano, nursing. Yan. Nursing, yan. Napaka ano. Napaka hindi man yan dito sa New Zealand yung mga nursing. Lalo na ngayon is ano, pandemic. Diba? Pandemic. So, ano. Ayan. Yun na yun, basta nursing guys yung panglima natin, yung panglima. Tapos yung pang-anim is, so number 6 guys, number 6 is teaching. So kapag may skills ka na gayto, yung mga teacher natin diyan, ayan. So kailangan kayo dito sa ano, hindi man kayo dito sa New Zealand, yung mga may mga teaching skills diyan, kailangan nila dito na maraming ano, mga guro. Ayan, kapag ano, kapag may plan ka na ano, may plano ka na mag-apply dito, kasi baka ngayong taon na to is mag-open na yung ano, yung border dito sa New Zealand. So ayan, so pwede ka na magkapag-apply, kaya ihanda mo na yung sarili mo. Yan. So pang-pito guys is engineering. Ayan, yung mga engineer natin dyan. Ayan, kahit anong engineer, mechanical, electrical, yan, iba't ibang engineer, hindi ko ano, hindi ko alam yung ano, it, alam yung mga klaseng engineer. So yan, basta yun. So kung ikaw ay isang engineer, may engineering ano, yung skills mo, yan, so pwede ka ano, pwede kang may chance, malaki yung chance. Yan, malaki yung chance, hindi lang yung chance guys ha, malaki yung sahod din. Yan, so yun, yung yan ang pang-pito natin guys. So pang-8 sa listahan natin guys is yung ano, yung pag may skills ka ano, sa marketing. Yan. Wala ako masyadong mga ganit. Alam yung mga marketing, basta kung nabasa mo ang vlog na to, so alam mo ano, kung meron kang skills na ganito sa marketing, yan. So pwede ka ano, mag-apply dito in the future. Yan. Kung may plano, hindi, kung wala kang plano sa ngayon na mag-apply, hindi natin alam, di ba? Sa near future, pwede ka na ano, malaking chance yan. Makapagtrabaho dito sa napakagandang ano, napakagandang bansang New Zealand. So pang-siyam. Pang-siyam guys is yung ano, yung plumbing. So yung mga plumbers natin diyan. Yan, gas fitters, yan, drain laying, kung mali ako, please comment down below. Ayan. So kapag may skills ka na ganito guys, yung plumbing,
plumbing na skills. Ayan, napaka in demand na skills yan dito sa New Zealand. So, mas malaking ano pa yan, yung sahod. Yung sahod niyan is malaki pa kay sub carpenter. Ayan. So, ayan. So, yan ang pang-sham natin, guys. Pang-sampo, pinaka-last sa top 10 natin na skills na in demand dito sa New Zealand is yung carpentry. Ayan, mga your carpentry skills. Napaka-in demand yan dito, guys. Lalo na ngayon, is, ano, marami lang kapatayan ng mga bahay dito, ayan, sa New Zealand. So, ayan, kahit kapag may skills ka na carpentry, kahit, ano, tawag ito, palaging maraming ano maraming hiring dito sa ano sa New Zealand, guys. So ayan, guys, yun ang ano natin, oh, yun ang 10 ano yung 10 most in demand skills dito sa New Zealand. So ulitin ko, guys. Una, construction. Yung pangalawa is business analyst. Pangatlo is yung ano, yung web development. Yan. So pang-apat natin na sa listahan, guys, is yung ano, animation. Yung pang-lima, guys, is yung nursing skills. Yeah. So yung pang-anim. Yung pang-anim is yung teaching. So yung mga guro natin diyan, teaching skills in demand yan dito. So yung pang-pito, guys, is yung engineering skills. Yan, yung engineering yan. Napaka-in demand yan dito, guys. Tapos yung pang-walo is yung marketing. Marketing. Basta yun na yun, guys. Basta yun. Itong pang-sham natin, guys, is plumbing. Plumbing skills. Yan. Hindi man yan dito. At saka yung pang-sampo, pinaka-last, guys, na sa listahan natin is yung carpentry skills. Yan. Carpentry, kapag may ano, may skills ka na ganito, carpentry related, yan. Pwede, eh. Pwede ka dito. Ano? Pwede ka mag-apply. So yun yung, guys, yun lang i-share ko sa inyo ngayong araw, yung 10 most in demand na skills. I hope na ano, nakakatulong kahit konti, no? Okay, alam niyo na sharing is caring. So ayan, kahit papano, kahit sa ganitong paraan, no? Ganitong paraan makakatulong ko sa inyo. Makakatulong ito sa inyo yung mga ginagawa ko, no? Kahit konti, di ba? At least di ba? So kapag ano, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe. Hit the bell, yan, para updated ka palagi sa ano, sa mga bagong uploads ko. Ayan, kasi yung mga upload ko is more on job hiring, yan, dito sa bansang New Zealand. Ayan, yung mga hiring, kung paano mag-apply, yan, andyan lahat, andyan. Please check sa aking mga previous vlogs. Yan. Yun lang. Bye-bye.